paano? Nangyari. Kailangan pakalmahin ang biktima upang hindi masyado maapektuhan ang kanyang injury. Pagkatapos, mapakalma ang biktima, ginawa ko ang PMS o Pulse Motor Sensory or Cap Refill. After magawa ang PMS, nilagyan ko ito ng splint. Kung walang splint na maaaring magamit, maghanap ng matitigas na bagay tulad ng kahoy o payong. Tulong ng splinting, hindi na maigagalaw ng biktima ang injury upang hindi na masyado maapektuhan ang kanyang injury. Pagkatapos, makahanap na maaaring magamit sa pag-splinting, maghanap na maaaring magamit upang maitali na ito ng maayos. Kung walang bandage, maaaring panyo ang gamitin. Sa pagtali ng bandage o panyo, gamitin ang square knot sa paraan ng pagtali. Upang mas mabilis itong matanggal ng doktor at hindi mahirapan sa pagtanggal sa pagkakatali ng panyo. Dahil sa gitna ng braso ang nagkaroon ng fracture, iwasan itong malagyan ng tali o matamaan. Pagkatapos ma-bandage ang injured sa biktima, gumamit naman ako ng sling upang mas ma-immobilize ang kamay ng biktima. Sa tulong ng sling, mas marerelax ang bahagi ng fracture sa kamay ng biktima. Kung walang bandage na maaaring gamitin sa pag-sling sa kamay ng biktima, maaaring maghanap ng medyo mahabang panyo na magagamit sa pag-sling sa na-fracture na kamay ng biktima. Pagkatapos may sling ang kamay ng biktima, sinuri kong muli ang kanyang PMS. At noong natapos ko na ang PMS, kumuha ulit ako ng isang mahabang panyo upang magamit ito sa pag-swathe. Sa paggamit ng sling at swathe, mas ma-immobilize ang kamay ng biktima. Hindi na maapektuhan ang fracture sa kamay ng biktima.